Colonel Busita, tinulungan ang isang driver ng truck matapos itong tikitan ng dahil sa illegal parking. Ang buong detalye, isusunod na. Isang truck driver ang dumulog sa tanggapan ni Colonel Busita matapos di umano itong tikitan ng dahil sa illegal parking. Salaysay pa ng truck driver, aminado umano ito na siya ay naggamit ng illegal parking kaya nararapat lamang daw siya na tikitan ng MMDA enforcer. Subalit hindi lamang umano niya lubos maisip ang dahilan kung bakit kailangan pa nitong iharap ang kasamahan nitong truck driver din sa MMDA, gayong ang nais lamang nito ay matubos ang kanyang sasakyang minamaneho. At ito ay ayon umano sa utos ng MMDA officer kung saan niya tutubusin ang naturang sasakyan. Kaya naman agad itong dumulog sa tanggapan ni Colonel Busita upang humingi ng tulong. Narito po ang kabuuan ng usapan sa pagitan ng truck driver at ni Colonel Busita. Hello. Hello, sir. Good afternoon po. Good afternoon. Ay, sir. Sir Busita po. Colonel Busita po. Ay, sir. Hinihinga po sana ako ng tulong. Ano yun? Dito po sa kapuli ng Bulacan. Sinikita po kahapon ng illegal parking. Aminado lang po ako ng illegal parking. Tapos po, ang gusto pong mangyari po nung, kasi po, yung isa pong kasama kong driver ng truck, may truck din po, kailan daw po sila, yung sinagot daw po. Gusto po nilang mangyari, iharap ko daw po muna yung kasama ko para daw po matubos ko yung exchange ako. Tinikitan ka, illegal parking. Opo. Okay, ngayon tinutubos mo na. Tinutubos ko po, aminado lang po ako, naka-illegal parking po ako. Tapos po, ang isa pong kasama ko, hindi po natikitan. Ang nangyari po, lahat po ng kaso na ako nang po, sa akin po binuga. Ngayon, tinutubos mo na. Tinutubos ko po na ang sabi po sa akin po, iharap ko muna daw po yung kasama ko bago niya daw po, burahin daw po yung mga staff para matubos ko daw po yung lisensya ko. Saan ba yan? Sa Pulilan, Bulacan po. Pumunta ka sa munisipyo ng Pulilan, Bulacan. Sige po, sir, tatawag po lang. Galing ka na ba doon? Opo, galing na po, sir. Pinahanap po sa akin nung mataas po ng TMO yung nagtikit sa akin. Bumalik ka doon sa Pulilan, Bulacan. Kapag nandoon ka na, tumawag ka sa akin. Isa-save ko itong number mo para pag tumawag ka, madali kong masagot. Opo, salamat po, sir. Taga saan ka? Taga San Miguel, Bulacan po. Pero po, dito po kami nakon sa... Tracking po ako, tracking. Oo, gano'ng kakalayo sa Pulilan? Nandito lang po ako sa municipio ng Pulilan. Ang tubusan po kasi ng licensya doon po sa may crossing. Pumunta ka sa traffic management office ng Pulilan. Sige po, sir. Tawag po ulit po ako. Tapos tumawag ka sa akin. Ano? Okay. Okay po, sir. Salamat po. Okay, bye-bye. Hello, sir. Dito na po ako. Kung kausapin yung kawani dyan, sabihin mo kung pwede kong makausap, may itatanong lang ako. Okay. Magalang ha. Okay po. Sir, nandang po ba kayo makausap po ni Kenel? Yes, Kenel Busita po. Nandang po. Kenel. Hello sir, magandang hapon po. Kapatid, magandang tanghali po. Yes po, magandang tanghali po. Opo, ako po, kaya ni-request ko na kayo ay makausap ko. Opo. Yan pong inyong kaharap na motorista, dumulog sa akin. Yes, sir. Actually, ito po, hindi po siya nakamotor. Truck po ito, sir. Truck. Yan po ay tanggap niya na may paglabag siya, natikita siya. Ang nakikita ko lamang po na hindi tama, handa naman siyang panagutan niya yung kanyang paglabag. Opo. Ang nakikita ko po na hindi tama dyan, bakit kailangang obligahin pa siya na yung kanyang kasama ay pa-reportin dyan sa inyong opisina? Yan po ay wala sa batas. Sino sabi mo dito sa kasama mo? Nahuli mo yung kasama mo?
Oh. Ibu ko din alam yung story ng ano, kaya ay naalam. Opo. Pakisuyo ka po. Kung sa akin po, hindi ko pa yung tapa niya na mag-appear kasi hindi naman natigitan yung kasama niya eh. Kayo po ba ang hepe dyan? Natigitan. Oh. Kayo po ang hepe dyan? Yan din. Pakisuyo naman po, pakitulungan yan at huwag naman ganon, sabihin ninyo dyan sa inyong kasama. Opo, opo. Ipatupad po natin ang tama ang batas at ako naman sir, hindi ako nakikialam pag tama ang trabaho ng isyo. Yes sir. Opo. Pakisuyo na po. Hindi po ako, hindi po yung... Sir, makisuyo nga po, pakitanggal ang loudspeaker, hindi lang po tayo magkaintindihan, putol-putol. Tanggal mo rin loudspeaker. Sige po, sir. Wala po. Sir, ipaalam ko lang sa inyo, yung truck driver, hindi ko naman kilala yan, tumawag lang sa akin. Ang yes sir, opo, opo. Opo, nirequest ko po na kayo'y makausap ko dahil base yes po. Base po sa aming pag-uusap, eh, yung inyong tauhan dyan ay mukhang hindi nalalaman yung tamang pagpapatupad ng batas dahil ito pong inyong kaharap na truck driver ay aminado siya sa kanyang nagawang paglabag. At violation. Opo, opo. Alam po. Na, alam, sinabi nga po niya sa akin kanina. Opo. Eh, hindi ko naman po alam na itong aming kwan, kasi nasa ano po yung aming enforcer. Sa kabila at nabukuhan ng ID. Civil ID, kaya hindi po alam niya istorya nito. So opo. Sabi ko, pumunta ka rin sa enforcer, itanggalin mo, patanggal mo tong star kasi hindi ko po mabibigyan ng discount kapag ako may star. Sabi ko po sa kanya. Opo. Kasi nakalagay po sa trip sa citation ticket, arrogante, tapos may tapi. Hello sir. Yes, sir. Yan naman po ay unang-una, ay hindi naman ako kaharap nung sila ay nagkaroon ng argumento. Yes po. Pare-pareho po tayong hindi kaharap nung enforcer opo. Tsaka nung driver. Opo. Okay na naman po. At sabi ko nga sa kanya, kasi ang inaano po niya, sandali lang daw sila. Sabi ko sa kanya, hindi kayo sandali. Kasi nung dumating ako sa site, nandun na kayo, nakasinggudis. Alas 5:00 po ng hapon. Kasi lumabas na po ako ng opisina. Hepe, saan ba sila nag-illegal park? Sa harapan po ng SM Pulilan. Malaki po ba yung daan doon? Pakitid lang po kasi yung daan namin dito sa ano eh. Karaniwa po dito, 2 lanes lang eh. Ay, opo. Bakit daw po kaya tumigil sila doon? Eh, sabi po nito, magluluto ka po na sinain. Ay, ibig sabihin, wala po bang ibang lugar na maluwag? Eh, ang sabi po niya, yung isang kasama niya, kaya umalis doon sa ano, nung sinita na ng mga enforcer, pupunta rin sa parking. Sabi ko, bakit hindi na lang sila doon pumark? Eh, meron palang parking na po pwedeng pagparkingan. Sa pag-uusap namin, aminado naman siya na may paglabag siya. Yes, sir. Meron po. Opo. Opo. At kaya lamang naman po siya itumawag, mayroon pang sinasabi na kasama niya na inuobliga na pa-reportin di yan para bago payagan siyang tumubos ng kanyang lisensya. Eh, hindi po nasabi kasi sa akin kanina nito na gano'n. Eh, sabi ko po sa kanya, sige, total, andyan eh, ayos. Hindi na ako na po mag-aayos. At ako naman, Hepe, hindi naman ako nakikialam pag alam kong walang problema sa parte ng pagpapatupad. Yes po, opo, opo. Opo. Ay, pakisabihan po yung inyong tauhan, hindi tama yung nag-iimbento ng pagpapatupad na hindi alinsunod sa batas. Eh, ang katwiran lang po niya kasi, tinakasan daw po sila ng kasama nito. Pinakbuhan sila. Ay, opo, pero hindi po tama yung gusto niya opo. Gawin. Ano po lang ang kanyang babayaran na paglabag? Bali, ang paglabag po niya, yung obstruction sa illegal parking po. Hepe, mawalang galang na po. Yes po. Eh, kayo naman po ay nire-respeto ko. Pero hihiling ko po, isa lamang po ang ibigay sige ng po. Violation. Kasi Hepe, kaya sinasabing obstruction siya dahil nag-illegal park siya. Ibig sabihin po, yes po. Isa lamang paglabag po yun.
Actually, dito po kasi sa citation ticket namin, nakahiwalay po yung obstruction sa illegal parking. Kaya pero, dalawang check po ang ginawa nung ating imposter. Maari po kasing ano eh, obstruction na hindi naman illegal parking. Halimbawa po, sir, tumirik ang kanyang sasakyan sa gitna yes, po, ng po. Kalsada. Hindi siya illegal parking dahil tumirik. Opo. At ang kategorya po noon, obstruction. Obstruction, opo. 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 Kaya po yung kanyang violation talaga dyan, illegal parking. Mm-hmm. Pakisuyo naman po at alam yes, sir, po, kawaawa naman po ang maliliit na magkagawa. Magkano po yung multa sa illegal parking? Bali, dito po, 1,000 po sana yung magiging multa niya. Kaya lang, aalisin ko na po yung kalahati. 500 na lang po yung babayaran niya. Actually, tatlo po yung check nito eh. Pero aalisin ko na po. Ano pa po yung isa? Eh, Municipal Ordinance number 5 po. Ano po yun? Arrogante? Ah, yun sa ano po, yung sa arrogante. Opo. Epe, pagpaumanhin po ninyo, hindi ko alam kung kayo isasang-ayon sa akin. Opo. Alam nyo po, yan pong sinasabing arrogante, ako'y walang kapaniwala po diyan. Alam nyo, sir, kung bakit. At tingnan nyo po, halimbawa po, ako ay police o enforcer, at ikaw ay driver. Mm-hmm. Maniniwala po ba kayo na mas sisiga ka pa sa akin? Magiging arrogante ka ba? Ang ibig ko pong sabihin dito, sir, yung pagtatalo minsan, eh, yan po ay hindi dapat sasabihin arrogante ang driver. Kasi sapagkat ako po'y naniniwala na pag marunong at nasa tama ang enforcer, walang siga-siga na driver. Tama po yan, tama po yan. Madalas ko pong naririnig sa inyo yan. Opo, halimbawa po sir, ako'y polis at sinabi ko sa iyo, sir, kayo po ay may paglabag na illegal parking, pakibigay nyo lamang po sa akin yung lisensya at kayo po ay titigitan ko. Ang base po sa aking mga nakikita at base sa karanasan ko po, ay hindi naman lubusang ipinagtatanggol po ang driver, pero karaniwan po sa ganyang mga argumento, ay ang may pagkukulang po talaga enforcer eh. Kaya ipagpaumanhin po ninyo, pag nadidinig ko po yung arrogante, ako po ay talagang walang kapaniwala dyan. Okay lang po, okay lang po. Naintindihan ko po kayo, sir. Opo, kaya ang hinihiling ko po sa inyo ay doon na lamang po sa illegal parking. Sa illegal parking, yun po yung ding, ano ko, yun din po ang gagawin ko. Kanina, kaya lang, gusto ko alam po sana kanina, kaya ako pinapunta siya sa enforcer. Matanggal po yung tatlong star na inilagay sa kanya. Tapos ang gusto naman ng enforcer, iharap ko kayo kasama. Ano po? Nga po. Nga po. Sir, may mungkahi ako. Next time kung pwede po pagharapin para hindi po kawaawa ang yun nga po, driver. Ako po, ganun po ang ginagawa ko, sir. Opo. Para po magkatapos ng ala parehong samaan ng loob. Opo, ang nangyari po, sir, hindi naman kita masisi. Masyado kang nagtiwala sa enforcer mo. Yung yun nga po. Mali ang gagawin. Kaya po. Ayusin ko po. Ako na po ang bahala. Kung natatandaan niyo na magpa-seminar ang BMRF, nung magpakuha tayo ng picture na tayo nila, Sir Robert. Opo. Nagkaharap na pala tayo. Nagkaharap na po tayo. Dalawang beses na po. Epe, mabanggit ko lang, pakisabihan po yung inyong enforcer na kung hindi sinasabi ng batas, huwag naman gagawin. Opo. Sige po, inihintay ko nga po. Pagkatapos kumuha ng pinapupunta ko rito sa opisina. Opo, at kawaawa po yung maliliit na manggagawa. Ano po? Sige po. Sige po, sir. Basta kayo. Maraming salamat po sa inyong oras, yes, eh. Yes po, wala pong problema. Basta kayo. Alam niyo, idol ko kayo eh. Maraming salamat po, eh. Okay po. Okay po. Thank you rin po. Ingat po. Bye-bye. Hello. Hello po, sir. Hello po. Magpasalamat ka sa jefe. Maayos na yung usapan namin, ha? Opo, opo. Papasalamat po. Okay, bye-bye. Hello, sir. Salamat po, sir. Nakuha ko na po yung lisensya ko, sir. Magkanong singil sa'yo? 500 po, sir. 500. Magkano sana? Dapat po 1.5, sir, eh. Kinahan ko lang po, sir, dahil napakarami pong kinahan sa akin, eh. Hindi naman po ako, sir, hindi naman po ako nagreklamo, hindi naman po ako nagpagsagutan. O, tinatanong ko po kung bakit meron akong arugan.
Tapos marami pa akong star. Ipinatanggal ko yung obstruction at saka arrogant. Opo, sir. Salamat po. Marami pong salamat. Oo, kasi yung illegal parking at obstruction, iisa yon. Opo. Eh, aminado lang po ako, sir, no, sa aking kasong illegal parking kasi nga po, tumarada po kami sa gilid dahil po nga po, nagluto po kami nung sinaing. Ay, sa susunod, pipili kayo ng lugar na maluwag. Opo. At opo, malayo sa sentro ng bayan. Opo, salamat po, sir. Salamat. Opo, sir. Salamat po. Marami po salamat, sir. Nagpasalamat ka ba doon sa jefe? Opo, sir. Dalawang beses po nagpasalamat. O, wala nang problema. Wala na po, sir. Maraming po salamat, sir. Mag-ingat na sa susunod, ha? Opo, sir. Salamat po, opo. Pumili ng maluwag na lugar, ha? Opo, sir. Maraming po salamat, sir. Maluwag na lugar at malayo sa sentro ng bayan. Opo, sir. Opo, opo. Okay? Opo, sir. Okay, sige. Maraming po salamat, sir. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.